nanay ho ito. Sir, kay nanay ito. Sigurado ka? Yeah. Oo, kay nanay ito. Manang, kailangan naman namin yan. Ebidensya po kasi yan. Pero, sir... Manang, ako, NBI agent po. Kung hindi niyo bibigyan, babalik ako rito with a court order para makuha yan. Sir, sandali lang ako. Ito po, ito po, ito po. Hindi nga, sigurado ko ba? Oo. Ako mismo nagbigay nito kay nanay. Good. Magagamit natin itong ebidensya. What is this about? Ah, ginagawa sila ito. This is a private property. You are trespassing. We're just following up on a lead sa isang investigation namin. And you have a warrant to search the premises? Right now we don't, but we can get... Then get one. Until you do so, hindi kayo pwedeng pumasok sa property na to. Get out. Out! Ano to? Ilang araw bago siya umalis ng Baguio, binigay niya sa akin yan. Ayoko pa nga sana ipakita sa'yo eh. Mas mainam na lang kung siya na lang. Pero mukhang natatagalan siya sa pagising eh. Kaya naisip ko, ito na yung tamang panahon para malaman may totoo. Ibig sabihin, anak ko si Greco? Kahit naman nung hindi pa ako siguradong anak ko siya, mahal ko ng batang yan eh. Alam kong itong nangyari sa kanya ngayon. Alam ko ito yung magiging daan para magkaayos kayo. Greco? Greco, anak! Greco, mabuti naman nagising ka na! Greco! Anak, anak, kumusta ng pakiramdam mo? Araw-araw siya nandito. Binabantayan kayo palagi. Sabi ko na nga ba, anak kita eh. Salamat sa Diyos at lumising ka na. Anak, patawarin mo sana ako sa mga pagkukulang ko sa'yo, ha? Arman, Sir Leandro, maraming salamat sa paghandip niyo sa akin, ha? Wala yun. Abi na, siya nga pala. Sa akin na muna yung mga ebidensya na nakuha natin sa bodega ng mga Montilibano. Magagamit natin sa korte bilang tunay na ebidensya na punta doon ng nanay mo at doon siya dinila. Salamat, Sir Leandro, sa pagbibigay din ako kung anong nangyari sa nanay mo. Excuse. Hello? Okay, magtayo siyang mabuti, ha? Mina, may good news. Nagising na si Greco. May mga NBI ba sa labas? Oo, anak. Para daw makasiguro sila na kung sino magtatangka sa buhay mo, eh mahuli na nila. Mabuti na siguro yun, anak. Para siguradong ligtas ka. Ay, my Lord. Ano po? Oy. Kasing ka na. Siyempre, masamang damo. Okay na yan. Ay, ano ba? Galing ko lang ICU. Sorry. Sorry. Oh, ano? Iwan na muna namin kayo magkaibigan, ha? Ito. Tapatin mo, okay? Ayan lang ako bigyan ng diretsyong sagot. Si Lolita. Nasaan siya? Okay, tapatin mo ako. Kula na si Lolita. Namatay na siya. Namatay siya on the spot. Hindi. Hindi yan totoo. Pagtatanggol ko si Lolita. Ilabas niyo ako dito! Ito, minahong ka. Pagpalit na ka muna. Pagtatanggol ko si Lolita. Calm down first. Alam po. Good evening, madam. Good evening. Ito, still here, right? Susunduin ko sana. Yes po, madam. Nasa loob. Ako na lang. Okay? Mga bata,
Kumusta sila? Alam na ba nila? Maayos naman sila. Lagi ko naman silang dinadalaw. Oo, alam na nila. May sinabi pala sa akin si Sam, junior mo pala siya? Oo, pero hindi niya matanggap. Hindi ko rin naman siya masisi. Magtrabahuhan mo. Hindi magiging madali yan. Gagawin ko ang lahat para matanggap ako ng anak ko. Naawa nga ako sa kanila. Hindi pwede mauwi sa wala ang pagkamatay ni Lita. May suspect ka ba? Sino bang pwede gumawa nito? Si Lucio. Ama ko Montiliba, no? Sila lang naman yung kating-kating na magpatumba sa amin ni Lita. Mahirap magpintang, Grego. Pero sino sa mga Montiliba, no? Ano ka ba? Gusto mo yung mga mata mo. Maglaga na to, Gaylord. Tapos na yung mga araw na tatakipan tayo. Magtududa ka ba na kaya nila gawin to sa amin ni Lita? Kasi amor ka po yan, nga pinatalin lang. Ano pang pinakaiba namin? Hindi nila kayang gawin yan sa'yo, sa inyo. Lahat ng threat na pwede mong binyag, ng tinatago nila, pinapaligpit nila. Mag-iingat ka, Gay. Bakit ikaw ang susunod? Okay, we'll get our lawyers to look at it. Sige, bye-bye. Ano nangyari? Si Ma, nakita daw nila si Fina at si Yandro sa warehouse namin. Snooping around. Yeah, but they can't just do that. Lalo na kung wala silang warrant. I know, that's what Ma said. But ano bang makikita nila doon? It's just a warehouse. Trey, ano ka ba? Bakit doon namatay si Amor? Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. We have this and then your ongoing trial and then elections. Hindi ko na alam anong uunahin ko. Kasalanan kasi lahat ni Fine. Kaya alam mo, dapat lalo natin siyang gantihan eh. Ipitin natin siya. What is it? Kising na si Greco. Thank God he survived. Maybe we can talk to him and finally settle all of this. Yeah. Yeah, sana nga. Fina? Ma'am. Pagkatapos mo dyan magligpit, tulungan mo si Daisy maghugas ng pinggan, ha? Opo, ma'am. Fina, sikat ka talaga, no? Napanood ko kanina yung mga supporters mo. Mga galit sa mga Montiliba, no? Ganun ba? Sana mahatulan na yung juris na yan, ano? Ang sarap makitang nakakulong yung mga ganyang klase demonyo. Here's to Dre! For your success! Cheers! Cheers to Dre! Hello, Gay. Oo, dadaan kami mamaya dyan. Medyo magulo lang dito sa campaign headquarters ni Dre. Okay, meron na bang dumalaw dyan? Like, sila Fina o si Yandro, pumunta ba sila dyan? Wala. Hindi sila dumadating. Pilituris, pinaghinalaan kayo ni Greco. Hindi ko naman magagawa yung mga pinagbibintang niya, di ba? Okay naman, alam mo naman na hindi ko magagawa yon. Linaso ni Fina yung si Greco. Linaso niya yung utak ni Greco. Alam naman natin kung sino talaga gumawa na to, di ba? Si Lucio. Si Lucio may kasalanan. Naniniwala naman ako, pero Juris, kailangan niyong kausapin si Greco sa lalong madaling panahon. Kasi pag pinatagal niyo pa, baka lalo niyang isipin na may tinatago pa kayo. Sige, sige. Pupunta ako mamaya. Bye-bye. Greco? Hello, Fina. Handa na ako magbigay ng full account ng nakita ko. Pati yung mga ebidensyang ipapakita ko nung pumunta akong Baguio. Greco, salamat sa Diyos at nagising ka na. Nangyari kay Lunita. Pero Greco, maraming salamat ha at napagpasyahan mo na magsalita tungkol sa mga nalalaman mo kahit na kapalit nito yung pagkasasante mo sa trabaho. Kaya dapat hindi ito mapunta sa wala. Pag makalabas na ako dito, magbibigay na ako ng official statement ko. Mahirap dito. Anytime pwede pumunta dito ang mga tao, hindi pwede makarinig ng statement ko. Si Gaylord ba yan? Kamusta na si Greco? Nakakausap. Okay, we just have to finish this meeting and then we can go to the hospital. Para saan ba to? It's just last minute preparations and finalizations before the meeting de Vance. Everyone! Attention, please. Celia, you're drunk. Please sit down. I was just telling our soon-to-be Senator Dre here na kapag nanalo siya, dapat gumawa siya ng batas laban sa mga kabit. Celia. Shush! You know, as in,
mistresses? Yung mga nakikiapid sa may mga asawa. I mean, after all, gumagawa tayo ng batas laban sa mga kidnappers. Mga magnanakaw, mga mamamatay tao. So, then, I'm all for this drafting a law against mistresses. You know, like home wreckers? What do you think, Matilda? Huh? Salia. Home wreckers, no? Huh? Salia, please stop it. Don't worry. Tita Salia, please be true. I don't think she knows what she's talking about. Hindi ko rin alam kung anong pinagsasabi. Gising ka na. We're so sorry for what happened to you, Greco. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Lolita. But rest assured, her service was lovely. Ano to, pakonsuelo? Binigyan niya ng magandang libingan si Lolita? Greco. Ano bang gusto mong palabas eh, Greco? Eh, baka ikaw nga may pakanaan nung nangyari sa amin. Walang iya ka. Please. Greco, kung alam mo lang kung anong ginawa namin para kay Lolita, tapos kami yung pinagbibintangan mo. Yan ba yung epekto ng gamot mo? Nababaliw ka na ba? Tayo naman tayo eh. Ay, nangalala na dito, no? Nangahaway, please! Sino pa ba ang may motibo na pagtangkaan ka ngayon? Eto yung taong since day one pinagtatangkaan ka. Si Lucio. Sino bang inagawa mo ng asawa? Diba si Lucio? Siya yung sisihin mo. Si Lucio yung pumatay kay Lolita. Pasok mo sa kotse niya. Tama na. Ray, Chris. I think this was a mistake. Chato mo maaga na dito ka na. Kaya muna nating magpahinga si Greco. Greco, kung meron mang tao na masaya na okay ka na at gising ka na bukod sa pamilya mo, kami yun. Para na kitang kapatid. Sana hindi mo makalimutan yun. But I think the Lord's right. We should go do this. Boss, tungso talaga ang mga NBI. Hindi namin natutunan kung saan ang mga bata pagkatapos ng pagkamatay ni Ma'am Lolita. Tuso mga NBI, o sadyang mga gunggong lang kayo. Bantay sarado talaga sila, boss. At may nakuha naman ako impormasyon kung saan nakakonfine si Greco. Ano pa yung gago na yun? Hindi pa sinabay na pagkamatay si Lolita. Hindi na ako nakakuha ng karagdagang detalye, boss. Pero ang alam ko, komatos pa. Ano pa hinihintay nyo? Puntahan nyo na! Pag nakakita nyo ang anak ko, dalhin nyo rito! Sino! Okay ka lang? Juris, ang dami nang nangyayari sa atin. Nawala yung anak natin. Ang dami nang kaso laban sa atin. I'm losing in these elections. And all of our friends are either dead or hate us. Juris, gusto lang makasiguro. Tayong dalawa. Solid tayo, hindi ba? Oo naman, Dre. Nandito lang ako. Ano ka ba? Asawa mo ko. Juris, hindi ka naman magsisinungaling sa akin, hindi ba? Because you know na whatever you do, I'll always be there to support you. Lagi kitang poprotektahan. Pero kailangan ko malaman ng totoo, Julius. Wala kang kinalaman sa nangyari kay Greco at Lolita. Wala akong ginawa, Dre. Wala akong kinalaman dito. Balik lang ako, yung nurse may nakalimutan pa perman. Lagay ko lang sa likod. Sige. Thank you. Okay. Boss. Battery, boss. Nakalabas na rin si Greco. Sige, boss. Papawin ko na yung mga tao. Pasok ka! Greco! Huli mo kay Lucio. Binisan mo! Greco, ano ba? Greco, saan ka pupunta? Si Greco, inutukan niya ang baril ng lalaking talintaw siya kay Lucio. Ano? Sa taratag, kakalabas lang niya sa ospital. Hindi niya kaya yan. Delikado, mamamatay tayo doon! Tarawa mo ko na, FBI. Hindi!
kailangan mo kay ligaw. Sasabugin ko yung utak mo. Silusyo. Greco, bilisan mo na. Bird, yung kape ko! Hindi ka makakalabas ng buhay dito. Gago ka. Mahinig ka. Yes, Gaylord. Tatawag ka. Ano? Hindi ba si Greco kay Lucio? What? At sinusundan niyo sila? Gaylord, delikado yan. Nasaan kayo? Magsasend ako ng backup. We got outnumbered si Greco. Kaya mag-zip ka nga! Kapag may nangyari sa kanya, wala may iwan sa mga bata sa maanak ni Lolita. Pag pumasok ko, papatayin ka rin nila. Wala tayong panlaban kahit ano sa kanila. Mamamatay lang tayo sa loob. Samuel Gago. Anak ko yun. Pinatay mo si Lolita. Malas mo. Nabuhay ako. Hindi ako pumatay sa asawa ko. Hindi ako pumatay kay Lolita. Sa dami na tinaratado mo, hindi mo na alam kung kanino kami trust mo. Kamukilala, ikakamusta ka na sa asawa ko. Tati ko sa impyerno. Nasaan si Greco? Ayun siya. Greco! My God, buhay ka pa, Greco! Takot! Kailangan mong bumalik sa ospital, Greco! Bakit ka ba sumundo dito? Buti na lang nasundan ka nila, Gay! Buti na sundan ka na escort mo! Si Lucio! Sabi niya, hindi daw siya may pakana ng pagpapatay ni Lolita. Ngayon, Juris, Dre, palagay niyo, hindi si Lucio ang tumira sa amin. Sino? Nagmadakit sa isang shootout ang matagal nang tinutugis na leader ng Sala Traffic Syndicate na si Lucio Del Rio. Bunsod nito ay natuntun na rin ang nagkalat na headquarters ng nasabing sindikato ni Del Rio, pati na rin ang locus. Katapang. Romero. Andyan na yung mga police bagyo. Nakikipag-coordinate tayo sa kanila sa Amor Capuyan case. Handa ka nang magbigay ng sworn statement. Mag-isip ka. Ano bang pwede mong gawin? Ano pwede mong gawin para patahimikin si Greco? Ano? Ano ba? Bakit wala ka naiisip? Pagliligante kita, Lolita. Pangako, patay mo si Lucio. At sunod na yung pagbagsak ng mga Montelibano. Pagkatapos namin makita ang bangkay sa basement ng bahay ni Senator Matilda, hindi ako mapakali.
Hindi ko makalimutan ng nakita ko. Mga alauna ng umaga natapos ang party. Mga alas tres bumalik ako doon. Bumalik ka sa bahay ni Senadora? Oo. Anong oras? Alas tres ng madaling araw. Sige, tuloy mo. Tapos, mga bandang alas kwatro, nakita ko ang mga tauhan niya. May nilabas na body bag. Mabigat to. At matigas. At mukhang kung ano man yung nandoon, mukha siyang basa. May nakilala ka pa ba bukod dun sa mga tauhan? Si Senator Matilda po, lumabas. Nagmamando. Anong ginawa nila dun sa body bag? Sinakay nila to sa isang L300. Tapos sinundan ko ang L300, lumaki ito hanggang Benguet. Nasaksihan ko rin yung pagtapon nila sa body bag. A few days later, nasa balita na natagpuan ang katawan ni Amor Capuyan sa exact location kung saan na tinapon. Ba't ngayon mo lang sinasabi lahat ng ito? Dahil may pangako ang barkada na walang laglagan, walang iwanan. Protektahan namin ang isa't isa. Siya na ni Andres, si Senator. Kaya hindi muna ako nagsalita. Pero finame up nila ako. Kaya nagpasya ako na ilabas ito. Yun ang alas na ipapakita ko noong titistigo ako sa Baguio. Ano to? Tinan over yan ni Agent Yandro Torres sa amin. Nakuha yan sa warehouse kung saan pinaniniwalaang namatay o pinatay si Amor Capuyan. At in-identify ni Fina Banyaga na nanay niya ang nagmamay-ari ng bagay niya. Matagdag ebidensya yan laban kay Matilda Montilimano. Yun po ang buong salaysay ni Greco Cotaro. Kailangan maipakulong na si Matilda. Kailangan pagbayaran niya lahat ng ginawa niya. Hello. One picture, please, ma'am. Thank you. Thank you. Ready na po ang lahat ng mga sample ballots at giveaways para sa palengke to na Mayor Day this afternoon. Ito na ba lahat yon? Alam mo, kulang to. Ang mas mabuti na yung sobra para hindi tayo kulangin ng mga ipapamudmud mamaya. Triple po dito ang original na in-order ko, pero itinawag po ni Mayor Dre na ayaw niya na pong dagdagan ang mga existing. Pinapaminimize niya na po yung mga expenses. Ano? Don't listen to him. Umorder ka pa ng mas madami. Tignan mo yung kulang na kulang yun. Kitang-kita mo naman eh. Kailangan boxes. Maraming boxes ang pinaka... Para nakang 10 minutes, ubus na yan eh. Senator Montelibano, I'm Agent Reyes of the NBI. And we have a warrant for your arrest. A warrant? For what? Inaaresto po namin kayo sa salang pagpatay kay Amor Capuyan.